Hello, pageant lovers! This is Geisel Ortega. Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga nireveal ng Aces and Queen na 11 babae. Sino nga ba ang magiging flag bearer ng Aces and Queen? Sino ba sa kanila ang pinaka-bongga at yung bongga naman talaga silang lahat? Pero sino yung pinaka? Pag-uusapan natin ngayon mula number 11 hanggang sa number 1. Alam nyo guys na yung sa mga ni-reveal ng Aces and Queen, wala man lang sa kanilang boplak, sabi nga ni RJ Ignacio. Lahat sila magaling sa communication skills at saka yung mga resume ng mga candidates, ang gaganda, tapos yung credential. Kumbaga kung sa 11 babae na nilabas nila, yung credential at saka com skills, wala tayong pag-uusapan, magaling sila. Ang problema nga lang kung magaling ba talaga sila sa pasarela, sa personality or sa stage present or sa styling nila. Yan lang na ang ating ngayong pag-uusapan kung sino-sino mga ba sa akin ang mga number one flag bearer ng Aces and Queen ngayong taon. Dahil given ang credential nila at saka com skills dito sa 11 babae, may number 11 ay si Miss Isabel Braza, 25, representing Las Piñas. Siya ay pure Pinay. Pasarela, hindi pa ako convinced sa kanyang pasarela kung nag-improve nga ba. Styling, okay na. Personality, I don't know din. Kasi sabi sa experience ko at saka based sa mga naririnig ko sa mga ibang mga fans at saka pageant vlogger, ay hindi talaga okay ang kanyang personality. Stage presence, okay naman to. Isa siyang commercial model ka ito at saka nakita ko na din to sa personal. Kaya siya ang nilagay ko sa number 11 spot. My number 10 spot is Miss Jedaida Corinejona, 25, from Davao del Sur, 5'8", lahi nito, Filipino, Solomon Island. Ganda, diba? Com skills and credential, walang problema. Pasarela, yun ang kanyang big problema last year. Talagang yung pasarela niya, talagang nilamon siya ng ibang contestant. Styling din, dahil ang ganda ng mukha, sana may iba pang styling, hindi lang yung iisang kulot-kulutan. Personality, I don't know the personality, hindi ko pa siya nakikilala masyado. On stage present, yun din yung kulang, talagang nilamon siya ng mga ibang contestant. Kahit anong ganda niya last year, nilamon talaga siya ng ibang contestant. Ang gaganda at ang stage present sa mga kalaban niya last year ay talagang nanlalamon. My number 9 is Miss Dorothy Himilian, 21, from Iloilo City, 5'6". Ito, pure Pinay din ito. Pasarela, okay naman. Nakita ko siya sa Miss Iloilo Beauty Pageant. Styling, medyo dalawang styling yung nakita ko. Sa damit, siguro ayusin ang styling para maiba-iba yung mukha niya. Personality, obviously, nanalo siya sa Miss Iloilo Universe. Siguro, patok na ito at maganda yung kanyang personality. Stage presence, okay naman. Styling lang yung problema ko sa kanya. At saka, more improvement dito sa pasarela. Ivy Lou Bourbon, 22, Pangasinan, 5'7". Ito, pure Pinay din si Miss Ivy Lou. My number 8. Kung beauty pageant lang ang pag-uusapan, talagang hasang-hasa na ito si Miss Ivy. Pasarela, okay. Styling, okay. I don't know, the personality and stage presence is okay. So, kailangan ko lang ng spark nang makita ko kung ano nga ba ang ipapakita niya dito sa national pageant. My number 7 spot is Miss Julia Subiay. 27 years old from Albay. Pinakamatangkad to, 5'11". Filipino, Frances ang kanyang lahi, bonggang-bongga. Pasarela, hindi okay. Kung yun pa rin yung pasarela niya na pinakita sa Binibining Pilipinas ng 2019, hindi talaga okay. Lalo na yung facial reaction. Styling, magaling naman yung team niya. Magagawa ng paraan. Personality, marami din akong narinig. At bukod sa narinig ko, may personal experience ako sa kanyang personality na hindi okay. Kaya, good luck. Dapat mag-train siya ng personality development. I-train niya yun lalo at saka yung kanyang pasarela. At kung paano siya makitungo
sa mga fans niya at saka hindi niya fans. Yan, yun yung kanyang pag-aaralan. Stage presence, talagang commanding yung kanyang presence kasi ang tangkad nga talaga ni Julia. Kaya yun ang aking masasabi sa kanya. My number 6 sa list ko ay si Miss Lou Dominique Pixon. 26 from Cebu Province. 5'8 pure Pilipina. Kay Miss Lou, pasarela okay, styling okay, stage present medyo kulang, tapos personality medyo kulang, hindi nag-shine yung kanyang personality dito kahit mabait tong batang ito. Kailangang bonggang-bongga niyang ilabas ang kanyang aura dito sa Miss Universe Philippines kung gusto niyang manalo. My number 5 spot is Miss Annabel McDonnell, 21 years old, from Misamis Oriental, 5'9 Filipino at saka United Kingdom. Ano ba yung lahi? United Kingdom yung kanyang lahi. Very beautiful. Ito talaga isa sa mga wishlist ko before talaga. Isa talaga siya, si Miss Annabel McDonnell. Wala tayong problema sa pasarela, wala tayong problema dito sa styling. I don't know much her sa personality, stage present, walang problema. Nakita ko na siya sa Itbulaga, sa Miss Millennial. Yun na lang siguro, kailangan niyang i-ano yung kanyang ano sa tao para maging bonggang-bongga siyang ano. Kasi hindi siya yung fan favorite eh. Ano lang siya, nandyan, magaling, pero yung fan favorite, hindi, wala yun sa kanya. My number 4 is Miss Vanessa Caro, 25 years old, from Iloilo Province, 5'9", pure Pinay. Oh, diba, ang ganda? Ang ganda niya talaga, nagagandahan ako sa kanya, lalo na yung pagkapurong Pilipina niya, parang, hindi mo na nga ano, parang ano lang siya, Beatrice Luigi Gomez, baga ganun niya. Pasarela, medyo, ano, train pa siya ng bonggang-bongga. Styling din, ganon. Personality, medyo maganda kanyang personality. The way she speak, the way she, present herself, bongga. Stage present, okay. Okay na doon ako doon. Ang problema ko lang sa kanya, pasarela, konting train and styling niya. My number 3, Misashi Chesa. 26 years old, from Lapu-Lapu City, 5'9", Filipino, tsaka yung papa niya taga Switzerland, kaya ganito kaganda ang kanyang resulta. Bonggang-bongga. Pasarela, hindi masyado. Model-modelan siya, pero hindi pang pageant yung pasarela niya. Styling niya, wala akong nakikitang picture niya na pang-bongga, pang-kabugan, pang-editorial, kumbaga, yung sinasabi nila. Walang ganong picture, so kailangan niyang ano yun, i-improve yung kanyang styling, tapos kumuha siya ng team na magbibigay sa kanya ng bonggang-bonggang-bonggang glam para lumabas ang kanyang tunay na ganda. The personality is okay. The way she present herself is okay. Stage present, hindi ko pa siya nakikita. Nag-compete na siya dito sa Miss Mandawi, kaya hindi ko pa nakita yung buong performance niya. Tingnan natin kung ano ang mai-offer niya dito sa Miss Universe Philippines, kasi si Sashi, ang ganda. Nagagandahan talaga ako sa kanya. Kakaiba. Kakaiba yung ganda, hindi yung umay factor. Walang ganun. At saka, hindi yung lagi mong nakikita ang ganito kaganda. Bibihira lang. Yes, siya ang aking number 3. My number 2 spots. Spot tal. My number 2 spot sa Aces and Queen na nireveal nila is Miss Pauline Amelenx. 26, from Bohol. 5'6", Phil Belgian. Pasarela, konting train pa kasi, kulang. Hindi pa umaariba yung kanyang pasarela. Styling din. Last edition ng 2020, styling talaga ang pinoproblema ko kay Miss Pauline Amelenx. Sana mag-gown siya ng yung pitted sa kanyang katawan, hindi yung medyo mas malaki lalo siya. Sana sa susunod, ganun yung gagawin niya. Kasi mas maganda kung pitted, kasi nga maliit nga siya at magmumukha siyang mahaba pag lapat sa katawan niya. Personality, walang problema, mabait na bata, grabe, nakausap namin to ni Mama Sam, ang galing niya, personality. Stage present, walang problema naman, meron naman, pero kailangang dagdagan pa, kailangang kuminang talaga siya. And my number 1 spot sa
magiging flag bearer dito sa ng Aces and Queens sa Miss Universe Philippines ay si Miss Chantal Smith. 20 years old from Cebu City, 5'10", Phil German. Grabe, ang ganda niya. Kakaiba yung ganda niya. Yung tinatawag na oozing na kagandahan. Yung nangangagat. Talagang bibihira ka lang makakita na Pilipina na ganito. Tapos, pasarela, I don't know kung bonggang-bongga, hindi ko pa nakikita. Pero nilagay ko talaga siya sa number one niya kasi ang lakas talaga ng dating niya. Styling, hindi pa masyado. Nakita ko yung ano niya. Pag-apply dito sa Kumu, hindi ko bet yung buhok niya na may kulay. Hindi naka-Pilipina. Hindi siya mukhang Pinay. Pero, kaya pa yan. Kulayan lang ng itim niyan bongga. Gaganda siya lalo. Personality, ang ganda ng personality. Nakikita ko yung IG post niya, yung mga interviews, ang galing. Tapos stage present, my God. Yung eksena pa lang, commanding yung ganda. Kaya, yan ang aking ranking kung sino ba ang magiging flag bearer dito ng Aces and Queens sa Miss Universe Philippines. Ayan guys, binasihan ko lang yung aking personal opinion at saka sa mga nakikita ko ngayon sa mga pictures nila at saka mga nakita ko na kasi yung iba sa personal. Doon lang po ako nagbase, wala pa muna mga scientific basihan muna kung sino. Pero so far sila ang aking ranking sa ano dito na flag bearer ng Aces and Queens sa Miss Universe Philippines. So sila ang yung mga top 3 ko, sila ang may malaki ang chance na makauwi ng corona. Itong si Miss Chantal Smith, si Pauline Amelengs, at saka si Shashi Chesa, also Vanessa Caro. Kaya, sana subaybayan po natin sila at kilalanin muna natin sila para bago natin husgahan o para bago natin kampihan at ipagtanggol sa social media. Kung ano ba talaga ang kanilang personality, kung mabait ba talaga, or bait-baitan lang, or talagang pang Miss Universe talaga. Bago tayo magtapos guys, may isa shoutout lang ako dito sa mga laging nanonood sa akin at saka mga bagong subscriber ko, si Mr. Jag Lurica, Lorraine Kahukom, Bong 71,000, Tess Lalabs, Abdullah Rambert, thank you so much, One Piece Pan, maraming salamat, Karikoy Ancheta, thank you po, Rosuelo Dagasdas, maraming salamat. Mel Jan Orasyon Sichon, thank you so much talaga sa pag-support sa akin. Carl Algodon, Jonah Tikson, Chigeko, thank you so much. Hindi ko mabasa yung name mo. Jared Ray Muring, maraming salamat sa pag-subscribe. At saka kay Celso Manyes, maraming pong salamat sa mga comments, magagandang comments. Anytime free kayong mag-comments or any violent reaction about sa vlog ko, malugod ko pong tatanggapin. And this has been Gaisel Ortega. Magkita-kita tayo bukas. May iba naman tayo pag-uusapan. Mukhang exciting bukas yung pag-uusapan natin na hindi ninyo pinag-uusapan at hindi pinag-uusapan ng mga ibang vloggers. Kaya ako ang mauuna. Bukas abangan nyo guys. See you tomorrow. Bye-bye!